Si Secretary Judy Tagiwalo, ayan, sa wakas, sa personal na meeting natin na Ms. Karen. Oo nga po. Good morning, ma'am. Good morning, Secretary Tagiwalo, ma'am. Magandang umaga po. Mm. Magandang umaga, Deo. Magandang umaga, Karen. Buena mano ko ito na live sa DCR. Nice ko kayong batiin sa ika-75 anniversaryo. Yes, Diamond na yan. Sobra pa. Sobra na nga po. Ayan, thank you very much, Secretary. At kayo po ay nag-abala. Oo nga po. Para dumaan sa traffic at makarating po dito sa ating himpilan. At marami po tayong pag-uusapan, Secretary, tungkol sa DSWD. Mm-hmm. Ayan, una-una po, Secretary, ano po ba ang marching orders ng Pangulong Digong sa DSWD? Particular po sa inyo, Secretary Tagiwalo, ma'am. Ay, sa pagkampanya na palang malinaw na yon, tapang at malasakit. Diba? Tapang at malasakit. Uh-huh. Ang kanyang inihahain sa mamamayan. So, sa amin ngayon, ang implementasyon namin ay ang tunay na malasakit para sa mahihirap. Uh-huh. At kaugnay niya nang usapin ng financial assistance para sa mga mahihirap, no? Na may iba't ibang programa yan. So, mayroong conditional cash transfer, mm-hmm. mayroong sustainable livelihood program, at meron ding community empowerment assistance. Meron din para sa senior citizens na pension. Ooh. At meron din ng mga facilities, mga centers para sa mga abused women, para sa mga elderly, para mm-hmm. sa mga disabled. So, may mga programa at proyekto at serbisyo ang DSWD na para sa mahihirap, sa mm-hmm. frame ng malasakit at kaunlaran. Mm-hmm. So, yun naman ang tinitingnan na ni sabi ni President Duterte, pag-usayin yan, iksian, no? Ay, i-cut ang red tape. Ayaw niya makakita ng pila for all government agencies yan. At pangatlo, anti-corruption. Mm-hmm. So, yun naman yun yung tapang, yung anti-corruption. At Secretary, alam po niyo, ang isa sa mga major concerns sa ating mga kababayan sa DSW ay yung 4Ps. Ano po ang plano sa 4Ps, Secretary mm-hmm. Tagiwalo? Ito ba? Itutuloy po ba ito? Itutuloy, tatanggalin mm-hmm. o babaguhin? Ano po ang plano niyo, Secretary? Ang sinabi natin, tutuloy siya. Ngayon may budget dyan hanggang 2016, may mm-hmm. budget dyan hanggang 2017. Opo. Ang gusto natin aralin ay paano makagraduate, no? Ang mm-hmm. mamamayan natin mula sa isang programa na financial assistance na nakaugnay sa kalusugan at edukasyon ng mga bata. Opo. At ang sinasabi mismo ng mga nakatanggap ng tulong na sa totoo lang, gusto nila ng hanap buhay. Mm-hmm. Gusto nila tumindig sa sarili nila. Hmm. So, tinitingnan natin ang usapin ng job creation tsaka hmm. asset distribution. At sa tingin ko, may ganito ring mga trust ang iba pang departamento. So, ang DTI, for example, yung emphasis niya sa medium and small scale industries. Opo. Ang TESDA natin, ang DNR na ang usapin ng environment ay usapin din ng pagsagot sa issue ng kahirapan. Mm-hmm. At sa Department of Agrarian Reform at Department of Agriculture. So, tama kanina yung sinabi ni Lisa, yung issue ng kahirapan na hindi lang yan sa NAPSI, mm-hmm. hindi lang din yan sa aming departamento. Mm-hmm. It has to be the efforts of the whole administration, the whole government to address it. Mm-hmm. At ang conditional cash transfer, isang bahagi lang yon. Mm-hmm. At hindi yon dapat ang major na bahagi. Kasi mm-hmm. nga, conditional siya. Mm-hmm. Opo. Diba? So, ibig sabihin, pantawid siya. Ibig sabihin, pansamantala. Tama. So kung nais din po lang, magandang balita yan, Secretary, kasi akala natin yung iba, parang pensyonado na natatanggap ng 4Ps. Hashtag forever natatanggap. So gusto rin pala nila talagang hanap buhay din ang kanilang hinahanap, Secretary. Saka alam naman nila na ang 4Ps ay para may kondisyon yan eh. May anak ka na 0 to 18 years old at may buntis para sa mga check-up. So, kailangan nag-aaral yung mga bata. So hindi lang din naman niya nag-aantay sila. Mm-hmm. I think ang karamihan talaga dyan, kailangan nila. Mm-hmm. No? Pero ang karamihan din, gusto naman nila na hindi lang yun, natatanggap lang sila. Na may kondisyon naman at pinatutupad nila. Mm-hmm. Kundi
yung usapin ng paano kami makatulungan sa trabaho o magkaroon ng lupa o yung edukasyon ay abot kaya, hindi ba? Kasi kung abot, kung libre naman yung college education, bakit kailangan pa nila ng tulong? So ibig sabihin po ba nito, Secretary, ang DSWD din aalalay rin sa ating mga pamilya na under the 4Ps program o yung CCT para makahanap sila ng maayos sa trabaho, matitirahan, lupa po na sasakahin. May bago na kaming pinag-usapan sa batay sa report ng mga career officials na inabutan ko na sa department, may mag-graduate na mahigit 1 million. Wow. 1.5 million ang data na binigay, pero sabi namin, tingnan namin kung totoo yan. Mula doon sa mga benepisyaryo. So sabi nila, mula doon sa survival, yun yung wana poor, meron ng subsistence, ito yung near poor, at papunta na dapat sa self-reliance. So ito yung ngayon yung near poor na nakatawid na ng ng konti, pero marupok pa. Ito yung gusto naming pag-aralan na maistudyuhan paano natin ito maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay tungo sa self-reliance nga sa pagtrabaho. So anong kailangan? Trabaho? Anong kailangan? Training. Hindi, tsaka organized na. Sabi nila, may mga self-organized. Kasi ngayon, ang 4Ps individual eh. Individual. Although may mga family development seminars sila every month. May ibang mga areas na nag-organize na sa sarili. So yun ay isang tinitingnan natin na instead of it's an individual journey, magiging organized na journey. Ito yung gusto nating pagtulungan namin habang pinagpapatuloy ang CCT, habang inaaral din ano ang mga kakulangan, kahinaan nito, we'll create a new program. At dito, yun, kailangan namin ng siguro ng tulong mula sa kay Secretary Benjok, no? Kasi bago ito eh, hindi pa ito, hindi pa ito allocated kumbaga sa nakaraang budget. Babalikan natin mabigyan si Secretary Tagiwalo, marami tayo tatanong, Miss Karen. Oo nga. At isa pa dito sa Metro Manila, mga nakita na ating mga kababayan, yung mga street children. Hindi na sila nabawas-bawasan sa kalsada. Yung mga nakatira sa kariton sa mga kalsada, may plano ba, may programa ba ang DSWD sa ating mga kababayan? Ganito po ang sinasapit dito sa Metro Manila. Yes, at meron din tayong tanong, sana masagot po sa pagbabalik po ng ating programa, kung pwede daw pong gamitin ang pantawid pamilya para sa profiling ng mga miyembrong may family member na lulong sa droga at maidikit po sila sa mga rehab efforts para matulungan sila na makalabas doon sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sasagutin po yung mga habigan ng Secretary Tagiwalo. Alam po yung Secretary, ang isa po sa mga problema natin nakita dito sa Metro Manila, yung po mga homeless, kung tawagin na nakatira sa kariton, yung mga batang palaboy. Meron ba kayong programa dito, Secretary? Kasi parang ito po yung mga grupo na parang napabayaan din ng ating gobyerno. Sa pagkalam ko, in-expand ng DSWD ang kanyang 4Ps para ma-include yung mga homeless families. Opo. Okay, so yun ang tinatawag na modified CCT. Nagpo-provide sila ng financial assistance para magkaroon ng tirahan yung mga homeless families. I think it's 3,000 pesos a month. But it doesn't go directly to the family. Doon yun sa kasera kung saan sila makatira. So, yun yung programa. Pero 1 year lang yan. So, yun yung isa na kailangan aralin namin ano nang naging resulta nito. Tapos anong nangyayari after 1 year, no? Kung wala namang trabaho yung pamilyang ito, what happens to them? Yung sa street children talaga, major yan na problema. Dahil nga, sobrang dami, ano? Theoretically, local government units na ito. Diba? Kasi, diba, ng devolution, ang mga servisyo ng DSWD na direct, pupunta na dapat sa LGUs, including facilities and centers for the marginalized and disadvantaged, including children, abused women, elderly. Pero nalalaman ko ngayon, majority ng centers na sa atin pa. So, dito sa Maynila, we have 12 na mga centers. So, yun ang
tinitingnan natin na ano ang capacity nito. Ang alam ko ngayon, kapos na kapos yung budget mm-hmm. para sa kanilang subsistence, like 85 pesos per day sa bawat na maliit, no? Na maliit mm-hmm. talaga. Mm-hmm. Pangalawa, hindi niya kaya yung buo. Mm-hmm. So we're looking at sinadjust din, kausap ko nina si Senator Legarda, concern niya rin yan. Mm-hmm. Maybe we could have a look at the existing programs now at the national and local level for street children mm-hmm. and come together and recommend how to further improve it. Doon ang gusto natin, yung aspect na institution, yung aspect na family, mm-hmm. yung aspect ng mga foster homes. Mm-hmm. So, ito naman no, talagang pinaabot yan sa akin ng mga netizen sa Facebook. Eh, mm-hmm. no? Ang sabi natin, arali natin, ano ngayon? July 15. July 15. 15 mm-hmm. days pa lang ho kami sa buwan. Sa opisina. So, actually, housekeeping pa kami. Pag-alap pa namin, ano na yung sa opisina namin. Pero may natira bang pondo sa inyong department to Secretary Tagiwala? Meron naman. Meron naman natira na pondo. Pero inaaral pa namin kasi gusto namin makita paano natin ma-maximize yung pondo na yan. Paano rin natin maiwasan na magkaroon ng mga anong tawag natin dito? Parang hemorrhage na unnecessary. Mm-hmm. No? Okay. So may ilan na tayong reports na natatanggap na news na ngayon eh. No? Mm-hmm. Yung 3 million sa Baguio na para sa senior citizens na tinangay ng isang contractual worker natin. Pero maagap naman yun na nasaran eh. Okay. So sa dami po ng mga problema po, no, Secretary Judy, ano po yung dapat nyo po munang unahin? Ano po ba ang mandato sa inyo para to get things started na po? Multitasking talaga, hindi mo pwedeng. So ang kwa namin, sabay-sabay talaga yan ngayon. Mahirap. So, hindi. May iba dyan, may budget component eh. So halimbawa, if we want to improve yung services namin para doon sa mga institutions and facilities, dapat may additional budget for them, including capital outlay para sa improvement ng facilities. No? Sa usapin ng ibang mga services, meron naman tayong personnel para dyan. So we have the regional offices. Mm-hmm. Ang gagawin namin ngayon, we're holding consultations with the regional mm-hmm. offices sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Mm-hmm. So ngayon, nasa central office kami. By next week, we'll be starting to go around na the country. Mm-hmm. Para kasi ang frontliners mo talaga, hindi naman kami dito eh. Mm-hmm. Doon talaga sa mga regions at sa mga probinsya. Ayun. So ito po yung tanong ng isa nating texter. Kung pwede daw po, madam, na gamitin ang Pantawid Pamilya para sa profiling ng mga miyembrong may family member na lulong sa droga at maidikit sa rehab effort sa mga sumusukong adik sa droga. Maari po ba ito, ma'am? Okay. Ang four-piece talaga, may specific yan na mandate, okay? Hmm. At may listahanan yan na malaki yan, ano? Kasi we're talking of more than 5 million. Hmm. Na ang areas na inaaral, yung usapin ng income, yung usapin ng children, yung usapin ng health. Right now, may meeting na pinatawag ang DILG, no, interagency siya to talk about our role sa drug rehabilitation, mm-hmm. considering yung thousands of surrenderies ngayon. Yes. Ang sa department talaga, kung by mandate, kami yung sasalo sa minors. Mm-hmm. No? Okay. So yun yung aming tinitingnan. Na tinitingnan din namin bilang social work na it doesn't have to be always institutionalization, dalhin mm-hmm. sa centers. Pwede ba nating aralin din ang community-based approach sa rehabilitation? Mm-hmm. So nandoon ngayon yung undersecretary natin at isang assistant secretary, mm-hmm. hopefully mag-come out talaga ng multi-agency approach dito sa mga surrenderies na siya rin namang order ni President Duterte. Mm-hmm. Okay, ma'am. Secretary, ayan, sa pagharap ng kalamidad, alam po yung rainy season ngayon, tagbagyo na naman. Okay. Na secretary, ready na po ba tayo sa DSWD sa pagharap ng mga ganitong na problema? Yan ang pinakauna ko rin na kwa. No? Pumasok na ako, may report na ako na hiningi mm-hmm. sa ano yung ating preparations. At in fact, sa unang cabinet meeting namin with President Duterte after the inauguration. After, kasi first yun eh. Okay. Itong last Monday, we have the second. Ang number one sa agenda talaga, preparations for Juan La Niña. Mm-hmm. So, tapos ako rin, first time, pumunta ako sa operation room natin sa OCD sa Camp Aguinaldo. Okay, uh-huh. Ito yung tinatawag nila na pre-disaster risk assessment core group. Whoa. Na actually, mga undersecretaries yan. So, impressive. Mm-hmm. Impressive ang interagency na naman na efforts to
project ano yung path ng typhoon, ano yung mga areas na pwede tamaan, saan yung earthquake, saan yung landslide, mm-hmm. saan yung flooding. Opo. Okay. So kami sa part namin, ang in-ensure namin, may preposition goods kami mm-hmm. sa mga areas na talagang matatamaan. Opo. And we have those information and actually mm-hmm. nakapag-respond kami kasi nitong last Zambales, Bataan, ang major. Tapos isa sa evacuation centers. Mm, meron kaming report. We're able to provide the needed provisions. Pero sabi ko, liit yun. Kasi hindi na landfall. So, wala pa kami talagang major na test. Okay. So, yun pa yung abangan natin at sana matulungan kami ng mamamayan mm-hmm. para mas maagap natin na mabigyan ng tulong yung talagang nangangailangan. Siguro po, Secretary, makaagapay po niya ang DCRA sa dahil dito sa aming himpilan meron tayong DCRA operation tulong. Actually matagal na po naming kaagapay ang DSWD pag ganitong kalamidad meron tayong nagtutulungan po tayo Secretary ha. Yes. Ang ating himpilan at DSWD para sa mga relief operations ayan na pagtulong sa mga biktima. Natin yan ipagpatuloy natin lalo na may mga expected pa tayo ng mga bagyo November, December. Tsaka Lakay and the Secretary Judy, gusto lang din ng mga kababayan natin na mabasag din yung impression na sabihin na po natin nung typhoon na Yolanda kasi marami pong mga international aid na pumasok ma'am. Pero di ba ang sakit po pakinggan na marami tayong narinig sinasabi na hindi, huwag na lang natin idaan sa gobyerno. Huwag natin idaan sa DSWD kasi baka hindi makaabot yan sa mga dapat na pupuntahan, di ba? Nadala doon sa Yolanda. Nadala kasi sila ma'am. Sa, ang ano natin ma'am, very hopeful tayo dito sa bagong leadership po under your leadership na mabasag po yun at mapalitan po ng positive po na outlook. Okay, ang trust naman natin, syempre ayusin ano, maging maagap, maging mapagkalinga yung serbisyo natin sa mamamayan. At the same time, talagang ipagpatuloy natin ang tulungan sa private sector katulad ng sa DCRH na tulong at sa mga people's organizations at NGOs sa ground. Kasi sa sobrang ang talagang vulnerable dyan yung mahihirap eh. Mm-hmm. At ang dami ng mahihirap. So hindi sufficient din I think yung efforts na kami lang sa DSWD. Kailangan talaga ang pagtutulungan natin. Mm-hmm. Secretary Tagiwala, ma'am, maraming salamat po at hangad po namin yung tagumpay. Alam po namin na napakabigat yung problema ng kakaharapin dito sa DSWD. Yes, pero ating po himpilan, nakahanda pong tumulong sa inyo, Secretary Tagiwala, ma'am. Maraming salamat din. Maraming salamat. At happy 77 anniversary, hindi 77 po. Congratulations at more power sa inyo. Thank you, ma'am. Secretary Mahabigan, DSWD Secretary Judy Tagiwala.